nag-crave ako ngayon ng kare-kare naman. The last time na kumain ako nito, nagpa-asawa. So right now, nandito kami sa Seafood City. Ako, kasi may pasok ako mamaya ng 5 p.m. So niyaya ko nga to si Jason. And Jason, pakita mo sa asawa mo ano yung mga kinakain mo rito. Barbecue, ma'am. Barbecue, chicken skin. Ano ito chicken skin? Parang chicharong bituka. Ayun yung presyo, pagkano? $15? Mahala. So yun yan, parang getting ready nga sa work ko mamaya. Kasi yung shift ko ngayon 5 p.m. hanggang 12 a.m. And most likely, paglabas ko mamaya, wala na kami makakainan. Ayoko naman mangyari sa amin like yung nangyari sa akin last week. Last week sadaya kumain. Yung shift namin from, magsina diba? Parang 5, ay hindi. Basta hanggang 10 p.m. Tapos paglabas namin, wala na kami nakainan. And mukha lang kaming kawawa kasi bumili lang kami dun sa halal guys. Tapos dun lang kami sa parking lot kumain. Eh wala naman choice kasi like ako sobrang pagod na ako noon, so ayoko naman pag-uwi kakain at magsasahin pa ako, magiinit pa ako ng pagkain. So right now in advance ko na yung reward ko sa sarili ko, kaya kumain na ako ngayon nito, barbecue, tapos ito kare-kare. Tapos yung bagong trabaho ko nga pala no, dun sa ano, sa Crumble Cookies diyan sa may Heartland, and actually today yung grand opening, so kaya binubusog ko na rin yung sarili ko kasi yung classmate ko si Monica, sinendan niya ako ng video kanina kung ano yung sitwasyon dun sa store. Sobrang haba ng pila and I'm not sure kung ganun pa rin kahaba mamaya. Sabay mo mamaya si ano? Sino? Magka-partner mo sa trabaho mamaya, si Tobias Harris. Si Tobias Harris? Mm-hmm. Pero yun yan, kahapon kasi si Jason, kasi ako medyo maaga, hanggang 5 p.m. lang ako yesterday. Ikaw ang gano'ng shift mo? Hanggang 9. Hanggang 9. Tapos, I'm not sure kung ano ba, part owner ba siya? Or nakita ko kasi sa internet, parang ano lang siya eh. Parang pinopromote lang yan. So kahapon, nag-abot sila ni nung NBA player na si Tobias Harris. Okay lang ba sa'yo, pakita ko yung picture mo sa kanila. Kaya proud to eh. Fanboy. Para kung naging bata sa lit. Yeah. Nakita ko rin yung picture niya kahapon, pero yun nga, hindi na kami nag-abot. Pero I think baka mamaya nandun din yun, kasi ngayon, sure, kasi ngayon yung grand opening eh. Pero mamaya nga, bawal nga kasi mag-take ng videos dun sa loob ng store. Ang mga guests nila, alam ko, yung mga katulad mo, mga influencers. Influencer. joke time na influencer. And I guess yung sa trabaho natin, medyo natutuwa naman sa atin yung mga managers nun eh, no? O lalo to si Jason. Kumbaga binibigyan ng oras ng beyond pa sa ano niya, sa allowed niya. Kasi diba 20 hours ka lang. And ako naman, I would like to think naman natutuwa rin sa akin yung mga managers dun. Kasi dito, kapag per hour kasi ang bayad sa'yo, let's say, kapag okay ka magtrabaho, binibigyan ka na maraming oras. Pero kapag hindi ka naman ganun ka-okay, binabawasan naman yung oras mo to the point na ikaw na yung aayaw kasi hindi livable yung income mo for the week. So for this week, parang almost 40 hours, come next week. Yun nga, hindi ko alam kung joke ba yun. Ibigay sa akin 45 hours. Ayaw mo. Kaya for now, siguro okay lang. Sige, subukan natin kung kaya natin yung 45 hours next week. Pero pag hindi, magpapabawas din ako kasi yun nga, parang iba rin eh. Yung nung training, kung 3 hours per day, parang okay lang. Pero pag the whole day ka pala nakatayo, 8 hours ka nakatayo, kasi yung sobrang sakit pala sa paa kahapon yun, parang to the point na medyo hindi ko na naramdaman yung paa ko nung pag-uwi ko. Feeling ko, ano yan, you'll get used to it. Parang give it a 1 week. Ikaw, sarili ka na nakatayo. Yun, so tingnan natin mamaya kung ano. And subukan natin na this week tsaka next week kung kakayanin ba natin na nakatayo tayo the whole time. But of course, syempre, yun nga, gusto ko rin naman talaga ma-experience yung ganung klaseng trabaho, which never naman natin na-experience. Nasa Pilipinas pa tayo. Kumbaga sa same reason na ngayon na okay tayo ng bus, and hopefully after a few months magkaroon tayo ng sasakyan. So medyo malalesen na yung pagsakay-sakay natin ng bus. A few months? Ano? Diba next week na?
Eh, wala nga akong paparkingan. Ayun, ready na sana akong bumili ng sasakyan. Kaya lang, yun nga, wala akong paparkingan doon sa bahay namin. So, siguro, kapag malapit na dumating yung pamilya ko, doon na lang siguro ako bibili. Sige, kain muna kami. Halo-halo pa. Napakita natin yung price. Halo-halo. Almost $10. Well, $10 isa. Ayan. So, tapos na nga kami kumain. Pupunta na kami dun sa kabilang side ng Heartland. Ano po? Diretso na ba tayo sa Crumble? Actually, medyo maaga pa naman. 4:20. So, 5 pa naman yung pasok. Ayaw mo nang tumingin ng mga rubber shoes dun. Wala, pero hanggang tingin lang din naman kami. Kasi ito naghahanap ng ano eh. Ng pangpasok na sapatos. Meron na ako. Meron. All black? All black. Kala ko titingin ka ng Skechers. Ayaw ko nun. Yung gamit eh. Oh. Ang tawag dyan? Alin? Sapatos mo? Fruity Pebbles. Ito yung flavor ngayon kay ano eh. Sa Crumble. Actually ngayon, sobrang init ngayon. Pero believe ka nga rin sa mga tao na nakapila ngayon sa Crumble. Kasi sobrang habangan ng pila. Pero yun nga, napaka-init. And kanina nga may question nga sa akin to si Jason. No? Ano yung tanong sa akin kanina? Ano pipiliin ko? Carpal tunnel or... Carpal tunnel or yung sakit ng paa. Kasi... Yun nga, kapag pag 8 hours ka nakatayo, medyo masakit nga sa paa. So, ano ang sagot to? Actually, okay naman pareho. Kasi, yung mga pinapasok naman natin ngayon, it's more of ano, para experience lang. Para at least after how many years, masabi mo na, na nasubukan mo yung mga ganyang klaseng trabaho bago ka makabalik dun sa kung ano yung ginagawa mo talaga sa Pilipinas. So, hopefully, after... Kasi ako... iba, babalik na ako sa school ng September and then December tapos na, then come January co-op na, and hopefully nga makakuha tayo ng trabaho na inline dun sa kung anong ginagawa natin sa Pilipinas, and by then sana maganda-ganda na rin yung sweldo and hindi na katulad neto na nakakapagod talaga yung trabaho. Init. Ano, sabihin mo na. So, 2 weeks ago nga, no, pag nung training pa lang ako, after ng shift, naglalakad lang talaga ako pa uwi. Although medyo malayo siya, around 3 kilometers. Pero kinakaya naman. Pero yun nga, parang isang beses na umuwi ako mag-isa. So, since madilim na nga, may nakasalubang ako. Hindi ko lang alam kung coyote yun or fox. So, dito sa Canada, yun nga, may makikita ka mga iba-ibang ano, like rabbit, squirrel, skunk, and ikaw ano yung nakita mo? Family of skunk sa garahe nung pauwi ako. Parang kailangan, hintayin ko muna silang umalis. Yan, ganyan kahaba yung pila. Pero yung kanina sinan sa akin, mas mahaba pa. Yan, pauwi na ako. 12 o'clock na. Nakapila pa rin sa labas, although konti na lang. Ayan, sobrang pagod. 8 hours nakatayo, 8 hours nagbubuhat. So medyo mahirap pala siya. So, well, subukan natin hanggang magpasokan kung kaya natin i-sustain. Pero yung mga ibang classmates ko kasi parang part-time lang sila. Minsan 4 hours, 5 hours. Pero ako for some reason parang 8 hours a day yung binibigay sa akin. Well, 7 to 8 hours. Yun nga, tingnan natin kung kaya i-sustain. Ayun, maglalakad na lang ako pa uwi kasi anong paglabas ko nung store, kasi kakadaan lang nung bus, so maghihintay na naman ako ng another 30 minutes kasi pag ganitong oras, medyo matagal na yung interval ng buses. So, wala akong choice, kailangan ko ulit maglakad. And tomorrow, ganun uli. Actually, mas mahaba pa kasi 5 p.m. naman until 1 a.m. and Sabado tomorrow. And pag Saturday kasi hanggang 10 p.m. lang yung mga bus. So again, lakad uli ako. So dito ko na lang muna tatapusin tong video na to. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!